Hi, kamusta po kayong lahat? Ito mga kaibigan, ito si Attorney Vic Rodriguez. So ito po yung abogado ni Bongbong Marcos, yung campaign spokesperson ng Uniteam. Ang nangyari, nasuspinde ang kanyang Facebook account. At ang sabi niya, kaya daw nasuspinde, sabi niya, ito nga yung statement niya, because I am for Bongbong Marcos. Ito raw ang dahilan kung bakit pansamantalang sinuspindi ng Facebook ang kanyang account. Paliwanag ni Atty. Vic Rodriguez na campaign spokesperson ng Uniteam. Dagdag niya ang temporaryong suspension na isang uri ng censorship at interference on a sovereign act. Yan na. Basahin muna natin bago tayo mag-react sa tulonggis na to. Ito ang latest na aksyon na ginawa ng Facebook matapos i-flag ang ilan pang mga Facebook pages at accounts mula sa kampo at supporters ng Uniteam dahil umano sa pagpapakalat ng fake news. So ito po ay post po ng Bantay Bayan PH. Ngayon mga kaibigan, kala ko magaling to eh. Hindi rin pala ano to eh. Sablay din pala to eh. Pero magagamitan mo ng ano, ng salitang censorship. Sinisensor daw sila. At interference on a sovereign act, yung parang hinahadlangan ng kanilang kasarinlan, ng kanilang karapatan ng Facebook na magsalita. Ano yung gobyerno? Ano yan? Mga kaibigan, kasi ito po ah. Facebook po kasi ay isang platform na may sarili pong mga rules and regulations. Parang YouTube lang yan eh. Diba? Ang YouTube, hindi ka basta-basta ano yan, i-strike yung account mo unless talagang ma-violate mo yung kanilang mga rules and regulations. Pag na-violate mo yon, automatic, pagdudusahan mo yung ginawa mo. Parang Facebook din yan. May mga rules and regulations at nung nakarang araw lang, nabasa ko 15 yung ano yung reasons paano isususpend o bakit isususpend ang Facebook ang isang account, ang isang Facebook account. Pero hindi kanila isususpend dahil ikaw ay Bongbong Marcos. ito na naman yan, tingnan mo. Ito, naggagawa na naman sila ng fake news. Oh, sinasabi nila na sinuspindi ang account niya kasi Bongbong Marcos siya. O di, panibagong fake news na naman itong kinakalat nitong tulonggis na to ni Atty. Vic Rodriguez. Yan, totoo niyan. Kaya naman nasuspend. Kasi, mga kaibigan, ang dami nilang trolls Nabasa ko mga kaibigan, bakit sususpend? Unang-una, hindi ka gumamit ng totoong pangalan. Yan, pwede mo suspend ang iyong Facebook page o Facebook account. At kapag marami kang account, yan, pwedeng masuspend. At kapag yung birthday mo, iniba mo yung birthday mo, pwede kang masuspend. At kapag ikaw ay post ng maraming link sa iba't ibang groups o mga friends mo, tinatag mo sila, pwede ka rin masuspend. At kapag nagpapakalat ka ng fake news, pwedeng-pwede ka masuspend. So marami pong dahilan. Actually, 15 po yun eh. Hindi ko na lang i-discuss. Search nyo na lang po sa Google kung ano yung mga dahilan para ikaw ay masuspend yung Facebook account mo para masuspend. Pero dahil ikaw ay isang Bongbong Marcos, masususpend ka. Kalokohan naman itong pinagsasabi na ito ni Vic Rodriguez. Kasi kung gano'n, di ang dami ng Facebook page niya na talagang na-delete o na-suspend. Marami talagang na-suspend na mga Bongbong Marcos supporter na mga pages. Paano nga? Kasi hindi totoo yung ginagamit nila mga pangalan. Panay troll. Hindi totoo yung mga nilalagay nila mga impormasyon. Pakalat parang pakalat ang fake news. Talaga namang masususpend ang mga pages nyo. Diba? Basahin nyo yung sa Google. Bakit nasususpend ang isang Facebook page o Facebook account? Kaya ito si Atty. Vic Rodriguez, nagpapakalat ka na naman ng fake news, sasabihin mo against itong Facebook sa kay Bongbong Marcos. Hindi ganun. Ano mapakialam ng Facebook dyan kay Bongbong Marcos? Pilipino ba may-ari niyan? Hindi naman Pilipino may-ari niyan. Saka isa pa.
kumikita ang Facebook. Diyan sa mga sigurado, nagpapa-ads kayo sa Facebook. Ang dami yung ginagastos na pera para kumalat ang inyong pinaggagawa ninyo o diyan sa Facebook mismo. Kaya, hindi pa pwedeng, basta-basta lang sususpend ang Facebook dahil ikaw ay suporte ng isang kandidato sa Pilipinas. Hindi po ganun. Talagang nagkataon lang na itong Facebook eh hindi nyo kayang kontrolin. Yun lang yun eh. Hindi kasi lahat kaya nyong bilhin. Ayun lang ang masasabi ko, hindi lahat kaya nyong kontrolin, hindi lahat kaya nyong bilhin. Katulad ng Facebook kasi may sarili po yung gobyerno, yung Facebook na yan. May sarili silang mga patakaran rules na hindi po pwedeng basta-basta nyo lang labagin. Diba? Actually, mas bilib pa ako sa rules ng Facebook kaysa gobyerno ng Facebook kaysa sa gobyerno natin. Kasi gobyerno natin, diba? Ilang taon nilang tinatakbuhan yung kanilang estate tax, 25 years. So hanggang ngayon, hindi pa sila nagbabayad. Oh. Baka akala nila, kayang-kaya nila gawin sa Facebook yung gano'n. Na susundin lang nila yung mga batas na gusto nilang sundin, yung mga ayaw nilang sundin na batas, hindi nila susundin. Hindi naman pipwede yun. Hindi naman pipwede sa Facebook yun. Kaya medyo, saludo rin ako sa Facebook kasi, di ba? Kung nabibili niya yan, di wala na. Di ba? Kung kaya niyang bayarin yung Facebook, mas lalo nang wala nang mangyayari. Kaya Tony Vic Rodriguez, ito, basahin nga natin, magbasa nga tayo ng komento rito para makita natin yung banat sa kanila ng taong bayan kasi nakita ko kanina, because of trolls and fake news, you deserve it. Kaya kayo na-suspend kasi marami kayong trolls, marami kayong pinagkakalat na fake news. Ito, buti pa to si Madam . Marunong pa to kay Tony Vic Rodriguez. Sabi, FB has community standards. Baka kota na kayo sa fake news at hate speeches. Don't blame FB. Blame yourself who is a vessel of disinformation. Nagtaka ka pa. Aminin. Yun po yung post o komento ng ating kababayan. Di ba? Baka nga sobra-sobra na yung pagkakalat nyo ng fake news. Sobra-sobra na yung hindi pagsunod nyo dun sa mga patakaran ng Facebook, kaya naman kayo nasuspindi. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, hindi naman sila basta-basta nagsususpindi. Diba? Siguro kung sobra-sobra na, yan. Siguro sobra-sobra na talagang pinaggagawa nyo. Tama lang yun, ang daming paid trolls na nagkakalat ng fake news, dapat isuspend lahat. Tama naman yun eh. Kasi isa nga yun eh, isa yun sa mga reason para isuspend yung account mo kung marami kang accounts. Yan, kasama po yan sa magiging dahilan para ikaw ay masuspend. Yan, tingnan nyo. You're a lawyer and you should know what to do. How can you question Facebook Meta? It's an American multinational company. A member account must follow the rules and guidelines as they have the right to remove you after a fair warning. And crying out foul and may sovereign act mention ka pa. So, diba? Diba? Parang tanga lang eh. Diba? Parang tanga lang eh. Gagamitan mo ng keso, tinatapakan ng aking karapatan ng Facebook. Hindi ba ako pwede magsalita? Wala ba akong kalayaan na magsalita? Ha? Facebook? Yan ang sinasabi nito ni Attorney Vic Rodriguez. Bungol. Bungol din pala to eh. Your account was suspended not because you're a BBM supporter but because you're spreading fake news and lies. So that is clear. Ito, galit din to kay Attorney Vic Rodriguez. Okay lang, milyon naman kitaan mo sa trabaho mo sa amo mo kahit pa pakapala ng mukha ang puhunan mo. Okay lang yan. Hindi po ako nagsabi yan. Ha? Dito po yan sa komento. Fake mooks, spreading fake news, suspended talaga yan. So, sa mga kaibigan, yun lang naman ang dahilan. Kakalat na naman ng fake news eh. Bakit fake news? Sinasabi niya, ang dahilan daw kaya nasuspend niya kanyang Facebook account dahil siya daw ay Bongbong Marcos. Dahil siya daw ay kay Bongbong Marcos, kaya nasuspend. Di fake news na naman. Fake news after fake news after fake news po ang ginagawa nitong mga tulongges na Bongbong Marcos supporter. At lalong-lalong na to si Attorney Vic Rodriguez. Diba?
idadahilan mo pa at yung karapatan mo eh, karapatan mo magsalita eh, sinasabi mong hinarangan o tinapakan ng Facebook. Kaingot mo naman, Brad. Ano ba naman yan? So, yun mga kaibigan. Yun lang, na-share ko lang sa inyo. Kasi, akala po ng kampo ng Uniteam ay mabibili nila lahat. Na kaya nilang paikutin lahat. Grupo man o tao man o samahan man. So, feeling nila, kayang-kaya nilang paikutin. Kaya ang ginagawa nila, yung mga batas na gusto lang nilang sundin, yun ang sinusunod nila. At may mga batas na ayaw nilang sundin, ay hindi talaga nila susundin. So, ganun yung ginagawa nila. Hindi po yan umbra sa lahat ng panahon. Hello, mga nanonood dyan. Mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali, ganyan pala.